Si Bobby daw ang iyong first kissing scene. Di ba, Glad? Bigla ako nahiya. Kasi nga nahiya ako sa sarili ko na hanggang ngayon. Talagang pag kinukwento ko yun, syempre first kissing scene ko rin yun on screen sa movie namin. Hindi ako marunong ng screen kiss, di ba? So, no action na. Iyang-iyaw ko kasi naguntugan yung ngipin na. Hindi naman, pero kasi parang book, ganyan. Sabi ko, ay naku, okay ba yung direct Mac Alejandri? Mga ganun. So, gusto ni direct yung halik talaga na medyo ano eh. Intense, yes. At saka si Gladys yung hahalik sa akin, hindi yung ako hahalik. Hindi siya nagre-respond. Ang hirap palang humalik nang hindi nagre-respond yung inaalikan mo. Ganun-ganun ka lang. Ganun. Ay, pero teka, Gladys, meron akong surprise para sa'yo. Kasi yung ano, meron akong pictures ng pelikula na yun. Ay, Diyos ko po, I wanna see. Ano gusto ka sanang i-share ka dito sa ano. Hindi, wag, teka, baka kung ano yung Bob, asa na? Ay! Ay! Munti ka nang tumaba yung mukha ko dyan. Diba? Oh, with Direk Mac Alejandre, si Jake Rojas, of course, si Ange, Angelo, and you, diba? Bagets ka rin dyan, Bob. This was like what? 16 years ago, diba? Diyos ko, ba't naman sinabi mo pa? With Wawi naman, friend. Gusto kong sabihin, kung siya ay naging first on-screen kiss mo, si Wawi naman ang first on-screen sampal mo. Kung siyang first kiss, ako naman siya ang first na sumampal sa akin. Masakit talaga. Oh, masakit. Tapos sabi nila, nung first daw, natatakot kang ma-meet si Gladys. Kasi kasi parang ang taray-taray ng mga nakikita hindi mo naman sa TV. Na natatakot. Kasi nung time na pinapunta ako sa set ng Mara Clara, syempre ang impression mo kung ano lang yung napapanood mo sa TV. Eh, nung time na yun, siya yung kontrabida. So, naiilang ako. Especially noon, hindi pa ako marunong umarte. Minememorize ko lang. Alam ko lang, i-memorize yung mga lines ko. Tapos pag tinitignan nila ako, iniisip ko, naku, baka naiinis na sa akin itong mga to. Hindi, pero si Wawi naman, ito naman revelation din, no? Kasi That's Entertainment din kami, no? Nag-umpisa ni Judy Ann, bago talaga nag-Mara Clara. Isa siya doon sa first crush namin ni Judy Ann. Sa Motion Dance, Universal Motion Dance, yung long hair si Wawi noon. Uso pa yung mga ganun yung buhok. Tsaka pag napapanood namin na nag-rehearsal, ayun na nga, kasama along with Tita Jilin, habang binabato-bato ko ni Tita Jilin on the side, dahil di ako marunong sumayaw. Pero meron na may chini-chismis tong si Bobby Andrew sa amin. Mahilig. Mamintas. Uy, nakakaya naman. Baka sabihin nila. Hindi, not in a bad way. Not in a bad way. Kasi Gladys, ang galing niya mag-observe sa tao. Okay? So, pag wala na yung tao doon, lalo pag wala sa kwarto, di niya kasama, nai-impersonate niya at kuha niya lahat ng nuances at saka tics ng tao. Ito, sabi ko sa'yo. Salamat, Alex. Kayo, anong pinaka-best na advice na nabigay sa inyo ni Gladys? Yung pinaka-recent kasi, of course, yung nangyari sa wife ko, no? Ang after nun, ang tinawagan ko yung nanay ko, ang sumunod na tinext ko na lang kasi madaling araw, si Gladys at si Christopher. Day one pa lang, nandun na si Gladys. Pumunta na sila ni Christopher hanggang sa matapos. And malaking tulong yun emotionally sa akin at sa family ng wife ko kasi nakita nila talaga na nag-care yung mga kaibigan namin. So, syempre naman, di ba? Hindi araw-araw makakatagpo ka ng mga taong ganito eh, di ba? Kaya yung pagpapahalaga. Gladys is such a big help when it comes to personal problems. Kasi, miski na isipin mo na perfect na nga yung buhay niya, ang dami niya nakocontribute na advice and help. Kahit hindi ako nakaka-relate sa ex kasi wala akong ex. Yun nga, yung ex-boyfriend ko, yun yung husband ko. Pero... Ang galing eh. Ang galing yung mga advice niya. Ano naman ang message niyo sa kanya? Ang on her special day. Sa akin, good health siguro kasi ang daming ginagawa ni Gladys. Oh. Super mom yan. Tapos, nag-host pa. Dalawang show yung ginagawa niya. Tapos, makikita ko na lang sa Instagram. Nandirito siya. Parang, nandun lang siya sa isang lugar. Nandun na naman kaagad. So, good health siguro. Ikaw, Bobby? Aside from good health, siguro, you should find the time to enjoy your success. Kasi masyado mo na minamultitask sa sarili mo. Gladys, you, nasa MTRCB ka. You act. You host, you produce, you direct. So, alam mo yun? Siguro naman, you should find the time to enjoy. I write my episodes. Oh, yun, writer na rin, di ba? Lahat ng mga scrapin doon. Lahat ng cake na yan, siya nag-bake lahat yan. Hindi Fernando's yan, siya yan. Sabi yan, lagyan nyo ng picture lahat yan. Nag-uumapaw yung energy ko. Pero maraming salamat talaga. I'm very blessed sa mga taong nakapaligid sa akin.